Good day, brothers and sisters in Christ. Welcome to Jesus Our Life Giver Worldwide Ministry. We are so blessed to have you tuning in with us right now. But before listening to this week's message, we gladly invite you to our weekly announcements. First, we have our midweek service online. This happens every Wednesday at 7:30 p.m. You can check out our official Facebook page for more details. Next, we have our Dawn Watch, which happens every Saturday, 5:30 to 7 o'clock a.m. at our church. You could invite your friends and family to join us in seeking God first in the morning. Third, every Saturday at 3 o'clock p.m., prayer and intercession takes place at JOL Children's Room. Since we acknowledge that prayer is the backbone of the church, we want to invite everyone in knowing the power of what intercession can do. And of course, we have our Sunday worship service. First service starts at 8 o'clock a.m., while second service starts at 10 o'clock a.m. But for those who are not yet allowed to physically gather with us, we still have our online Sunday service, which broadcasts live at exactly 8 o'clock a.m. on our official Facebook page. We would like to invite everyone to please subscribe to the official YouTube channel of our church. You can click the link above this video to subscribe. And that's it. Let's be excited for what the Lord has prepared for us today. We pray that this message will not only inspire us, but also transform our lives. Happy listening and God bless everyone. Hawak po ba natin ang ating mga Biblia? Yan. Praise God. This is our life. The Word of God is our guide. I am what the Word says I am. I will be what the Word says I will be. I love God. I trust God. I believe He will finish what He has started in my life. Praise God. So, nawa, isa ito sa pinakamamahal natin sa buhay natin, ang salita ng Diyos. We cannot live without the Word of God. Let's read our text this morning found in the book of Romans chapter 8, beginning verse 28 up to 30. So, tatlong verses lang po yung ating babasahin. Though, mamaya, babasahin natin yung mga preceding verses ng mga verses na to. 28, we are using Amplified Version. And we know with great confidence that God, samahan niyo po ako, concerned about us, causes all things to work together as a plan for good for those who love God, to those who are called according to His plan and purpose. 29, for those whom He foreknew and loved and chose beforehand, He also predestined to be conformed to the image of His Son and ultimately share in His complete sanctification so that He would be the firstborn, the most beloved and honored among many believers. 30. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified, declared free of the guilt of sin. And those whom He justified, He also glorified, raising them to a heavenly dignity. Palakpakan po natin ang Lord for this wonderful promise. As makakaupo na po tayo. So I know that some of us are already familiar with Romans 8:28. Sabi ng King James Version, all things work together for good. So are we claiming this verse? Are we trusting God in this area that all things work together for good? But take note, hindi para sa lahat ito. Dahil ang verse na to ay para sa mga nagmamahal sa Diyos. Amen? Kaya nga, tingnan natin yung verse 28. We know, pakisabi, I know. Sa mga lovers of God, those who love God more than anyone, even more than your life, alam nyo, bago natin ituloy, dumarating yung point na hindi na ako, parang sobrang dami ng aming, sa nature ng work ko namin kasi, talagang, laging ang daming trabaho, laging nagpupuyat. Dumating yung time na parang yung aking katawan ay kailangan ko na rin. Kailangan din magpahinga. Pero
minsan nung nasa banyo ako, ang naging prayer ko na lang or naging awit ko na lang sa Lord, alam niyo yung song na, habang mayroong lakas, habang may hininga, sabi ko sa Lord, Lord, hanggat may lakas ako, maglilingkod ako. Amen. Amen po. Kasi, di natin alam kung kailan tayo dito sa mundo. So, yun yung inawit ko. Pero during that time na nasa banyo ako, talagang nangihina ako. Pero sabi ko, Lord, hanggat may lakas ako, maglilingkod ako. Hanggat kaya ko, maglilingkod ako. So, we know that God has a purpose. We know with great confidence. Pakisabi, confidence. Kaya nga, ang Lord, kapag mayroon siyang inilagay sa atin at alam natin kalooban niya, walang makakapag-move sa atin doon sa binigay ng Lord sa atin. That God, who is deeply concerned about us, God is so concerned about us, causes all things to work together as a plan for good. Pakisabi, good. Hallelujah. For those who love God. So itong verse na to ay para po sa mga nagmamahal sa Diyos. Para sa mga taong kaya nilang ialay yung kanilang buhay sa Diyos, yung kanilang lakas, yung kanilang oras, yung kanilang panahon, kaya nilang isakripisyo ang lahat para sa Diyos. This verse is for you if you really love God. If you really prioritize God. If you really put your time, your effort, everything just to please God and not people. Kasi alam nyo, maraming tao kiniklaim itong verse na to, para sa kabutihan mo pa rin yan, and yet they don't love God. Hindi talaga nila mahal ang Lord. Maraming kaagaw ang Lord. Isa na na kaagaw ng Lord, sarili. Hello? Mas mahal nilang sarili nila, kaya mas sinusunod nila yung kanilang sarili, mas nasusunod yung emosyon nila, mas nasusunod yung pangarap nila. Pero tandaan po natin, kahit gaano man kaganda yung pangarap natin, ang Diyos pa rin ang may pinakamagandang pangarap sa atin. Amen? Look at verse 29. For those whom He foreknew and loved and chose beforehand, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Ito yung pangarap ng Lord. We will conform to the image of Jesus. Kaya nga sabi ng Romans 12:2, be ye not conformed to the pattern of this world. Huwag nating gayahin ang mundo dahil hindi naman iyon ang gusto ng Lord na gayahin natin. We should conform to the image of Jesus. Pag-usapan natin last Sunday that Jesus came not just to introduce who He is. Amen po? Hindi lang nagpakilala ang Lord sa atin, kundi inintroduce niya who we really are by portraying kung ano yung pamumuhay mayroon dapat tayo. Jesus walk in love. Kaya sinasabi ng Lord, eto ako, gayahin niyo ako. We have to conform to the image, to the life of Jesus. Lumakad siya ng may forgiveness. Ako, nagpatawad ako, magpatawad kayo. Hello? Hindi lang miracles yung pinag-uusapan natin dito. Hindi lang mga signs and wonders. Even Jesus' attributes. He walks with humility. He walked in this earth with humility. Actually, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos at nabuhay siya sa pinakamababang posisyon, servant. Hello? Though he is the king, siya ay nabuhay dito sa lupa, servant. He serve us. Praise God. So, parang sinasabi ng Lord, gayahin niyo. Ganito dapat yung buhay niyo. Ganito dapat yung pinoportray natin. Why? Because this is my plan for you. Sabi niya, so he would be the firstborn, hello, among many believers. 30, ang ganda ng 30, dahil mayroon akong apat na words na binigyan ng emphasis dyan. Una is, sabi niya, all those whom he predestined, mayroon tayong tinatawag na plan of God before. Mayroon na siyang pre-plan. Hello? Mayroon ng plano ang Lord bago pa tayo panganak. He also called. Hello? At doon sa plan na yon, mayroon siyang ginawa. Hindi lang nagplano ang Lord na walang ginawa. He's always at work in His plans. He also called, and those whom He called, He also justified. Hallelujah. Declared free of guilt of sin. And those whom He justified, He also glorified. Pakisabi, glorified.
Sabi ng ibang version, glorious life. Hallelujah. Raising them to a heavenly dignity. Ito yung pangarap ng Lord. Pakisabi, ang Diyos may pangarap. At itong pangarap na to para sa ating lahat. At ang Diyos pag nangarap, it is always in agreement to His nature. God is great. Pakisabi, God is great. Anong pangarap ng Lord? Natural great. God is awesome. Anong pangarap ng Lord? Awesome. God is wonderful. Wonderful ang plans niya. Hindi siya mangangarap below His nature. Laging level yan ng nature niya. Kaya nga, ang tanong is, alam ba natin kung anong pangarap ng Diyos? Dahil tayo, marami tayong pangarap. Marami tayong mga plano. Marami tayong mga dreams sa buhay. Pero alam niyo ba, mga kapatid, the best plans, the best dream na pwede nating pangarapin sa buhay na to is pangarapin ang pangarap ng Diyos sa atin. Amen? Kaya lang, paano? Paano, sister? Hindi ko alam. Minsan, ang dami-dami nating mga alibis. Hindi ko kasi alam kung anong pangarap ng Lord sa akin. Hindi ko kasi alam kung ano yung purpose ko, bakit ako nandito sa lupa. Alam nyo, mahirap mabuhay nang di mo alam ang purpose mo. Bakit mayroon akong suicidal spirit or nature nung wala ako sa Lord? Nung unbeliever ako, gusto ko na talagang tapusin ang buhay ko. Bakit? Hindi ko alam ang purpose ko. Kaya ang isang taong hindi niya alam ang purpose niya, anong ginagawa niya? Suntok sa hangin. Magsasawa yan. But if you know your purpose, why you are here on earth, that's the time lalakad ka ng mayroong confidence. Amen? Hindi ka manghihinayang at hindi mo sasabihin, sayang lang tong panahon na to, sayang lang tong araw na to. And by the way, every day must be a great day of our life. Ito, lagi kong dinideclare ito pagising ko ng umaga. I'm always declaring, this day is one of my best days in my life. Hello? Dapat dinideclare natin yung pinapaniwalaan. Bakit? Dahil yun ang pangarap ng Lord. So since pinag-uusapan na natin tong pangarap na to, itong plano ng Lord, our theme this morning is entitled Understanding God's Glorious Plans. Amen? Hallelujah. Sino ang nais niyang malaman ang glorious plans ng Lord sa kanyang buhay? Magsabi ng amen! Alam niyo, ang pangarap ng Lord, may tinatawag na general, mayroon ding tinatawag na specific. When we say general plans of God, ito yung lahat ng Lord, gusto niya maligtas, lahat tayo ma-redeem, lahat tayo ma-restore. Yun yung general plan ng Lord. Yun yung kabuuang pangarap niya. Pero, mayroon tinatawag na specific. When we say specific, yun yung tinatawag na individual plans of God in our life. May pangarap ang Lord sa akin. May pangarap ang Lord kay brother, kay sister, sa bawat isa sa atin. At it is our responsibility to discover that. Amen. Hello? Hindi po, iba yung purpose ko sa purpose ninyo. Hindi nyo pwedeng gayahin yung purpose ng ibang tao because that is what we call individual purposes. Individual plans of God in our life. Look at this. God created us to partner with Him. Pakisabi, partner. Hindi mangyayari ang pangarap ng Lord sa atin hanggat di tayo nakikipag-partner sa Lord. Because without God, John 15:5, who are we without God? We are nothing. We cannot fulfill the purpose or even the plans of God in our life if we will not partner with Him. Sabi niya, God created us to partner with Him in His eternal purposes. Eternal. Pakisabi, eternal. Ang Lord, kung mangarap, hindi lang temporary. Tayo, marami tayong pangarap, pero minsan, hindi natin namamalayan, temporary lang. Gusto ko, ganito ang buhay ko. Gusto ko, alam natin na temporary lang talagang buhay sa mundo. Itong taon na to, marami akong kamag-anak na namatay. Dalawang uncle ko namatay. Itong taon lang na to. Tapos, isang pinsan ko namatay. 40 plus lang nung pinsan ko eh. Namatay siya. So, ang daming namamatay. Maiksi lang talagang buhay sa mundo. This life is temporary.
Pero ang Lord, hindi po siya nangarap for this temporary life only. Amen? Bagamat kasama ito. Kasama ito, pero God will bring us to eternity, to eternal. And ang pag-usapan na natin yan nung naituro po yung visible kingdom, that God will someday bring us to the new heaven and new earth. And habang nandito tayo sa lupa, dapat na i-exercise na natin yung buhay in the future. Amen? Dapat nakikita na sa atin yun, the glory of God, the culture of heaven. Another is, it says here, we were created by God to fulfill His purposes in the earth. Saan natin unang ifufulfill ang purpose ng Lord? Pag nasa langit na ba? Dito pa lang sa lupa. Dahil may pangarap ang Diyos, nais ng Diyos, mafulfill na natin habang nandito tayo sa lupa. Actually, ayaw ng Lord ng waste. Ayaw ng Lord na nawi-waste ang oras. Ayaw ng Lord na nawi-waste ang resources. Ayaw ng Lord na nasasayang ang buhay. At ang isa sa ebidensya na ayaw ng Lord ng waste is, nung nagpakain ng Lord ng 5,000 men, nung may isang batang lalaki, kasi nakabasa na sa story na to, yung nagpakain ng Lord sa John 6 ata yon, nagpakain ng Lord ng 5,000 men, hindi pa kasali doon ang mga kababaihan at mga bata. So according sa mga theologians, almost 15,000, sabi ng iba naman 11,000, pero more than 10,000, grabe, papakainin mo ng ganun karami, palang parang hirap ng pakainin, thousands pa kaya. So nung nagpakain si Jesus ng ganong karaming tao, diba, mayroong batang lalaki na may dalang tinapay, may dalang fishes, yun lang ang ginamit ng Lord at nag-miracle ang Lord. Nagkaroon ng miracle, nagpasalamat siya sa Father. Pagkatapos nilang kumain, ano ang utos ng ating Panginoon sa mga disciples? Pulutin niyo lahat ng tira. Eh, yung tirang pagkain ng hinayang ang Lord eh, buhay pa kaya? Yun ang Lord ng sayang. Nakailang baskets na napulot, yung mga disciples? 12, tigisa sila. 12 disciples, 12 baskets. Ayaw ng Lord ang may nasasayang. Amen! Eh, kung yung tira-tirang pagkain eh, pinapulot ng Lord eh. Tapos yung buhay, sasayangin natin, galing sa Lord yan. Don't waste your life. Kaya ang lagi kong prayer sa Lord, Lord, hanggat may lakas ako, I will serve you. Hanggat kaya ko, I will serve you. Hanggat kaya ko pang magturo, I will do my purpose. The glorious plan of God, ipinagkatiwala ng Lord yan sa atin. Another is the longing to fulfill our purpose is rooted in our God-given image. Mayroong longing na tinatawag. Alam nyo, noong, hindi ko alam ko, grade 5 ata ako dahil magulo ang aking biological family, there was time na nangarap ako, na in-involve ko na ang Lord. Grade 5 pa lang ako. I already involved God. I was not yet a born-again Christian dahil na born-again ako, I was 18. So, grade 5 ako, I was only 10 or 11 years old ako noon. Dahil ang gulo-gulo ng aking biological family. Subukan ko nang lumayas, grade 5 pa lang ako, lumayas na ako eh. Dahil mayroong ganun, may kaguluhan sa pamilya nga. And then, minsan, sabi ko, Lord, ito totoo ito ah. Dahil laging nag-aaway ang mami at daddy ko noon. Sabi ko, Lord, kung magkakaroon man ako ng pamilya, ayoko ng ganitong buhay. Ayoko ng magulong pamilya. Ayoko yung nag-aaway kami palagi. Alam niyo ba? Na mayroong tinatawag na God-given design na tayo mayroon tayong pangarap ng magandang buhay, rooted na yan sa heart natin. Lord, kung minsan hindi natin namamalayan na i-involve na pala natin ang Lord kahit nung wala pa tayong pagkakilala sa Lord. Hello, bakit? We were created in the image of God. Kaya ang pangarap natin, positive, yung maganda, pangarap ko ganito. Kaya lang, may mga pangarap na iba yung paraan na kanilang ginagawa.
Hello? Kaya yung ibang mga gumagawa ng hindi maganda, minsan may nagnanakaw, may mga illegal na ginagawa. Pero alam nyo ba na ang pangarap pa rin nila ay mabigyan nila ng magandang buhay ang kanilang pamilya? Mali lang yung paraan. Nakukuha natin, mayroong rooted in our hearts na gusto natin ng magandang pangarap. Yun ang disenyo ng Lord sa atin. Gusto natin ng magandang buhay, magandang pamilya. Kaya lang kuminsan, nawawala tayo sa kalooban ng Lord dahil mali yung pamamaraan natin. Pero ulitin ko po, mayroong inilagay ang Lord sa puso natin. Dahil ang Lord ay dreamer, we are also dreamers. Amen? We are created in the image of God. Remember, a life of purpose is the first step toward living a truly conscious life of your creation. So, napakalinaw na sinabi po dyan. Kapag alam natin ang ating purpose, ito yung nagiging dahilan kung bakit alam mo na bakit ka nilikha, bakit ka nabubuhay sa mundo. Si Pablo, alam niya ang kanyang purpose nung nakilala niya ang Lord. Bago niya nakilala ang Lord, sino siya? Murderer! Ang ginagawa ni Pablo, pinipersecute niya mga Kristiyano, pinapatay niya yung mga sumusunod kay Kristo. To the point na kasabwat siya nung pinatay si Stephen. Hello? Nandoon siya nung pinagbabato si Stephen. Pero, nung nakakilala siya sa Lord, naunawaan niya ang purpose niya. Grabe yung kanyang zeal. Grabe yung kanyang passion. Hindi siya napigilan. Anong sabi niya sa Philippians? I am not beating the air. I know my target. Maraming Kristiyano, they just beat the air. Alam niyo yon, suntok sa hangin, wala tayong natatamaan. Pwedeng ang dami-dami mong ang dami-dami nating ginagawa, pero hindi pala iyon ang pinapagawa ng Diyos. Hello, alam niyo ang nature ng trabaho namin, kaming mga teachers ngayon, itong new normal education, sobra yung adjustment namin. Grabe ang puyat namin. Grabe ang preparations namin sa mga modules. Maging ang inyong lingkod, hindi ko talaga maiwasang hindi magpuyat dahil work from home kami. Pag umaga, pag araw, household chores, hindi ko pwedeng pabayaan ang pamilya. Trabaho sa bahay, kailangan gawin pa rin ang trabaho. Kaya kung minsan, sa gabi ako nakakapaggawa ng trabaho sa school. Ganun ang nature ng work from home. Pero kung minsan pinagsasabay ko na rin, habang nagpiprint ng module, naglalaba or nagluluto, tapos i-check ko kung okay na, kung ano, kumusta yung piniprint ko. Ganon. Alam nyo, kahit napaka-busy namin sa aming trabaho, God will always lead me to my right purpose. To the original purpose that God has placed in my heart. Anak, laging nire-remind ng Lord sa akin, anak, I made you to do my purpose. Kaya laging, kahit napaka-busy namin, I always see to it na nabibigyan ko ng oras ang salita ng Diyos. Kapatid, hindi ko kayang i-manage yung oras ko kung hindi ko nauumpisahan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Alam nyo ba na kapag inuna nyo ang Lord, God will add everything that you need. Matthew 6:33, I know you're familiar. Seek ye, ha? Sa paanong paraan? First. Everybody say first. Unahin ng Lord. Seek ye first. How do we seek first? Read the word of God first. Pray first. Bago magluto, bago tumrabaho, bago pumasok, bago magkape, bago kumain ng pandesal. Seek first the kingdom of God. And when we talk about the kingdom of God, it is written in the word of God. The kingdom of God is found in the word of God. Bigyan ng panahon. Seek first the kingdom of God and His righteousness and all. Pakisabi all. All the things that you need will be added unto you. Lahat ng kakailanganin mo. Kung minsan maa-amaze ka, nagawa ko ba to sa buong araw? Sa totoo lang, hindi mo kakayanin kung hindi mo inuna ang Diyos. Yung gagawin mo ng ilang araw, kaya mong gawin ng isang araw, pag inuna mo ang Diyos. Because God will add the things that you need, even wisdom. Hello? And I have experienced that so many times. May mga times na,
Nakaya ko ba to gawin ng isang araw? May mga iba, may mga magtataka din, nakaya mo? Why? Bakit nakaya? Because God has added all your needs because you seek Him first. Amen? Kung walang seeking first, walang adding. Wala tayong ma-experience na addition. So, nagiging conscious lang tayo sa ating purpose when we know, nagiging conscious lang tayo sa ating buhay when we know our purpose. Proverbs 19:21, look at this verse. A person may have many ideas. Pakisabi, ideas. Marami tayong iniisip, marami tayong plano concerning God's plan for His life, but only the designs of His purpose. The word He is referring to God. The only the design of His purpose will succeed in the end. Etong verse na to ay para sa mga taong may pangarap na malaman ang concerning sa plano ng Lord sa kanila. Look at this. Concerning God's plan for His life. Kung ang pangarap mo ay walang kinalaman sa pangarap ng Diyos sa iyo, this verse is not for you. Yung mga nagsasabing, di bali, ito mangyayari ang kalooban ng Lord sa iyo. Tanong, na-acknowledge ba natin? If we acknowledge, parang ganito yung verse na to. Well, halimbawa, managdesisyon ka, mag-a-apply ka sa ganitong trabaho, pero hindi mo alam kung anin, kung dalawang pinagpipilian mo, hindi mo alam kung anong plano ng Lord doon sa dalawang yon. Just trust God. He will lead you to His plans. Lalo na kung ang prayer mo, Lord, hindi ko alam kung tama yung pinasukan kong trabaho, but I want you to lead me. At ang Lord ang tatrabaho. Amen. Trust God. There are times di natin alam kung tama yung ating decision, pero as long as ang concern mo ay ma-please ang Lord, Lord, ayokong malayo. Ayokong magkamali. Maging ang inyong lingkod, may mga times na hindi ko alam kung there was a time nagplano akong mag-transfer sa ibang school and I asked God. Nung una, hindi pa ako nagtanong sa Lord dahil atat na akong umalis sa aking present station. Ginawa ko na, tinrabaho ko na yung pagta-transfer ko and it was rejected. Hindi naman rejected, pero naghanap pa sila ng ibang mga papers kaya hindi pa tinanggap dahil hindi kumpleto. Noong hindi tinanggap, tsaka ako in-approach ang Lord. Mga ganun, di ba? Kasi gusto ko mangyari pa rin ang Lord kahit may plano ako. And ang Lord nangusap sa akin sa Isaiah, do not run because nobody is chasing you. So sabi ko, yes Lord, I will remain, I will stay sa aking station. May mission pa ako sa aking present station. Nakukuha natin? So, may mga times hindi ka sigurado doon sa plano mo, but if your desire is to please God, I salute you, I congratulate you, ililit ka ng Lord sa kanyang plano. Kaya lang, hindi lahat ganun ang puso. Our proposition, you must have a clear purpose. Pakisabi, clear. Ulitin ko po, mga kapatid, hindi madamot ang Lord. Hindi kanya bibigyan ng malabong instructions. God will give you a clear instruction if you are willing to receive it and to obey Him. Sabi niya dito, you must have a clear purpose, one that you believe in it with your heart, so that you can set the right goals and plans. Kung wala kang clear purpose, walang goals, walang malinaw na goals, walang malinaw na plans. Hindi ka makakapagtrabaho dahil hindi mo alam ang purpose mo. So anong nangyayari? Ginagawa mo yung mga bagay na time will come, sayang lang pala. Hello? Sabi niya dito, take the right daily steps to create your most meaningful life with God. This life is meaningful. Hello? Dahil, ulitin ko po, hindi pinangarap ng Lord na tayo ay magkaroon ng buhay outside His nature. Because God is full of glory. Gusto ng Lord, yun ang buhay natin. Full of glory. Yun ang pangarap ng Lord. Full life. Satisfying life. Sabi pa nga ng Psalm 91:16, with long life, dalawang promise ng Lord doon eh. Long life will I satisfy them. So ano yung dalawang promise ng Lord about life?
long and satisfying life. Lahat ng pangarap ng Lord maganda. Though, may mga pagkakataong dadaan tayo sa rough roads. Hello? Dadaan tayo sa mabatong daan? Dadaan tayo sa matinik na daan? Hindi laging bed of roses? May mga bed of nails? Just like Paul? Nasaan si Pablo nung sinulat niya ang Philippians? Nasaan po siya? Nasa mansyon ba siya? Nasa kulungan! Pero nang sabi niya sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord! So kahit nasa bed of nails pala tayo, nasa rough road pala tayo, pwedeng maging masaya. Amen! Hallelujah! To be happy is a choice. There was a time na sobrang dami kong ginagawa. May mga pinagkatiwalang trabaho sa akin at pinaulit ng maraming beses dahil kailangan daw may ayusin. Yun yung gumawa ako ng video about Teacher's Day. Ilang beses akong nag-record nun. At sinaman ako ni Brother Bernard sa pag-i-edit. Sabi ko kay Brother Bernard, bro, nasawa na la. Sa totoo lang, nasawa na la. Ilang beses akong nag-record nun. Paus na ako. Pagod na ako. Pero hindi ko tinuldukan doon. But I choose to be happy. Amen. Yes. Sa mga nanay, pwede nagluluto ka, nagugas ka ng pinggan, nagpapakain ka ng baboy, elepante, giraffe, kung ano mga alaga nyo dyan sa bahay. Tapos pinakain mo pa yung asawa mo, mga anak mo. Kahit ganun, you can be happy. Amen. Gawin ng masaya. And Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is our strength. Sa totoo lang, napapagod ka kasi hindi ka masaya. Amen! May maraming Kristiyano pagod na kasi hindi na sila masaya. Pero pag masayahin kang tao, grabe, ibabalik ng Lord yung lakas mo. The joy of the Lord is our strength. Praise God! So, ulitin ko po, it is the most meaningful life with God when we know our purpose. So, the question is, ito yung tanong na napakahalagang tanong, does everyone have a chance to know God and His plans? Lahat ba ng tao binigyan ng Lord ng chance? Sa palagay natin, bakit yung iba hindi nakakilala? Bakit may mga tao nasa impyerno? Marami ng revelations na pinakita ang Lord sa mga tao, kina Angelica Zambrano, kina Mary Baxter, diba? Kung kilala niyo yung Ecuadorian si Angelica Zambrano, pinakita ng Lord sa kanyang impyerno, marami nang nandoon. Huwag na tayong dumagdag. Hello! Huwag nang pangarapin! Yun yung yun yung dahilan kung bakit namatay ang Lord. Pinagdusahan niya ang ating kasalanan. Yung kaparusahan, kinuha niya para walang makapunta sa impyerno, pero amaya-maya anaw sa ulo. Ayaw maniwala sa Lord. Pero alam nyo ba, lahat, pakisabi, lahat ng tao, binigyan ng Lord ng chance na makakilala. Kahit yung mga taong nasa impyerno na. Look at these verses. Psalm 19:1-4, these are the evidences. Kaya wala silang maisisisi sa Lord. Wala tayong may dadahilan. Maging ang creation, nagsasalita na may Diyos. Amen? Verse 1, the heavens tell about the glory of God. The skies announce what His hands have made. Each new day tells more of the story. Each night reveals more and more about God's power. Praise God. Nakikita mo yung buwan, yung bituin? Sa palagay nyo ba, may taong makakagawa nun, kahit napakatalinong tao? Wala! Isang powerful person lang makakagawa nun, and that is only God. Powerful God. Sabi ng verse 3, you cannot hear them say anything. They don't make any sound we can hear, but their messages goes throughout the world. The creation of God are God's messages that there is God. There is a creator. There is the one who made the sun, the sky, the stars, the moon, and everything that we see around us na nagpapakita ng kanyang glory. The creation shows the glory of God. Kaya lang, dahil medyo pabulok na itong mundo,
eh, ang glory ng Lord nilagay na lang niya sa kanyang mga anak. Amen. Sa atin. Dahil time will come, nakagaya ng napag-aralan natin two Sundays ago, that God will put us someday to the new heaven and new earth. Doon tayo ilalagay ng Lord, perfect world. And He will be our King forever. Ang ganda ng plano ng Lord. Isa iyon sa kanyang glorious plans. Another verse is Matthew 18, na nagpapatunay that God is giving everyone the chance. Walang itinatangi ang Lord. God is no respecter of person. Walang favorite ang Lord. Lahat tayo binibigyan ng Lord ng pagkakataon. The Son of Man has come to give His life to anyone. Pakisabi, anyone! Anyone who is lost. Lahat naman ng tao nung nagkasala sina Adam and Eve, naging lost. Nawala tayo. Sabi ng Romans 3:10, even Romans 3:23, all have sinned and fall short to the glory of God. Hello? Yun yung mga ebidensya na tayo kinulang sa glory ng Lord. Tayo nawala. At ang Diyos binigyan niya lahat ng pagkakataon para maipakita or matagpuan tayo ng Lord. 14, now you should understand that it is never the desire of your Heavenly Father that a single one of these humble believers should be lost. Hindi kailanman pinangarap ng Lord na may isang mawala. Amen? Lahat ng tao gusto ng Lord maabot. Another verse is, pakisulat tong mga verses na to para ma-enlighten tayo at magawa naman natin yung purpose natin. Huwag niyong sabihin, ito talaga hindi yan intended sa langit kasi hindi siya predestined to be in heaven. Mga ganong katuruan. Kaya hindi yan tumanggap kasi hindi siya predestined sa heaven. Predestined na siya sa hell. No! Everyone is given by God the chance to know Him. Gawin natin trabaho natin, mga relatives natin, mga kaibigan, mga kasama sa office, sa trabaho. Share the word of God! Kahit kung minsan ire-reject ka, just share! Bakit? Dahil ang Lord gagamitin ka para bigyan sila ng chance na makakilala at matanggap ang salvation. Ma-experience ang life that comes from God. 2 Peter 3:9, the Lord is not being slow in doing what He has promised, the way some people understand slowness. Ito yung may kinalaman sa pagbabalik ng Lord. Sabi ng iba, napakabagal naman ang pagbabalik ng Lord. Ang tagal naman. Alam niyo ba kung bakit natatagalan? Look at this. God is being patient with you. God is patient. Bakit? He doesn't want anyone to be lost. Kaya pinapatagal pa ng Lord ang rapture, ang kanyang second coming. Kasi gusto ng Lord maabot pa lahat. Sino gusto na ng rapture? Masabi namin. Kumilos na tayo. Ako gusto ko na talaga ng rapture. Praise God. What are we doing? Kilos na. Pakisabi, kilos na. Baka may mga hindi pa tayo naaabot. God wants them to be rich. Ma-reach out natin sila. Ma-win natin sila. Bakit? God is patient. He wants everyone to change their ways and stop sinning. At sino gagamitin ng Lord? Pakisabi, ako! Tayo ang gagamitin ng Lord. Gawin na natin. Tumarabaho na tayo. Yung mga pinsan nyo, walang pagkakilala sa Lord. Share the word of God! Hello? Alam nyo, marami akong binuong group chat. Dahil doon sa group chat na yun, sinishare ko yung mga verses, yung verse of the day na pinopost ko sa Facebook. Sinishare ko sa Messenger, mga group chats namin. Yung mga naging eskwela ko nung nasa private school pa ako, yung iba doon, engineer, yung iba doktor. Grabe, private school kasi, kaya yung magaganda yung kanilang mga courses. May trabaho na sila ngayon, 20 plus na nila. Sabi ko, buo kayo ng group chat, kukumustahin ko kayo lahat. At doon sa group chat na yun, nag-share ako ng Word of God. I don't know kung ma-appreciate ng lahat. I'm doing my purpose. Amen. Just do your purpose. Time will come. They will realize their need to have a Savior. Their need for Jesus. And mayroon din kaming group chat na batch 2000 sa PSU Bayambang dahil 2000 ako kung nag-graduate doon. Nang 200 plus members yung group chat na yon, nag-share ako doon ng Word of God.
minsan personal yung message ko. The Lord is touching you. Talagang di lang verse. Ang matagal nang kumakatok ang Lord sa puso nyo. Hindi ko alam kung na-appreciate ng iba. But my purpose is not to please man, but to please God. Amen. Alam nyo, may isang nag-comment. Sabi niya, kasi Lailani ang tawag sa akin. Lala, pero mas kilala ko sa Lailani. No? Lailani, salamat sa pakishare mo ng Word of God. Keep sharing the Word of God dahil na-appreciate namin ito. Isa lang nagsabi nun, pero I know marami ang nangangailangan ng ganong message. Amen? Do your purpose. Because wala nang ibang aasahan ng Lord kundi mga anak niya. And we are God's children. Another verse is 2 Timothy 4 to 6, chapter 2, beginning verse 4 to 6. He longs for everyone. Ito na naman si everyone. Hello, church. He longs for everyone to embrace his life and return to the full knowledge of the truth. For God is one and there is no one. There is one mediator between God and the sons of men. The true man, Jesus the anointed one. He gave himself, kanino? A ransom payment. Para kanino? Pakisabi, everyone! Kapatid, kasama dyan si kumari mo, si kumpari mo, si pinsan mo, si kamag-anak mo, tatay mo, nanay mo, everyone! Pakisabi, everyone! At sino ang gagamitin ng Lord na mouthpiece niya? Tayo. We are the mouthpiece of God. Na-receive ko ito, Psalm 45. Gusto ko lang basahin para makuha din natin yung mga nasasaloko, masalo din ninyo kasi hindi lang iilan ang tinawag ng Lord, tayo ay tinawag ng Lord. Sabi ng Lord sa akin, there was a time na sinabi ng Lord, I will use you, at binigyan ako ng Lord ng verse. Mahilig talaga akong humingi sa Lord ng verse. Minsan ni-reveal ng Lord sa akin, I will use you in these last days to give warnings to my people. Lord, give me a verse. Binigyan ako ng Lord ng verse. Sa verse 1 ng Psalm 45, sa last phrase, sabi ng Lord sa akin, my tongue, ginawa ko ng personal, is the pen of a ready writer. God is the writer, the Word of God. He wrote the Word of God. He gave us the Word of God. And my tongue is now the one is speaking the Word of God. Amen? Ako na ngayon yung ginagamit ng Lord para masabi ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. And this is not for only for few people. Pwedeng sa'yo din ito. If you take the purpose, praise natin kung ano yung purpose talaga ng Lord sa atin. So, He gave Himself a ransom payment for everyone. Now is the proper time for God to give the world this witness. Proper time. Pakisabi now. Alam nyo, even in Hebrews chapter, mababasa nyo to sa Hebrews chapter 3, 7 to 8. Tapos, tatlong beses na inulit eh. Inulit sa 3:15 at inulit sa 4:7. Sulat nyo. Hebrews 3, 7 to 8. Hebrews 3:15 at Hebrews 4:7. Ano ang message ng Lord doon? If you hear the word of God, do not harden your heart. Hello? And this is the word of God. Do not harden your heart. Pag ang Biblia, inulit niya ng magkakasunod ng tatlong beses, napakahalaga. Hello? Magkakasunod yon, chapter 3 and chapter 4. Inulit yung verse na yon. When you hear the word of God, do not harden your heart. So, tuloy po natin. This time, We will talk about, thank you bro, truth about God and His purpose. May mga pag-uusapan tayo. Ano ba ang tungkol sa Diyos at tungkol sa Kanyang purpose? Number one is, God is a God of purpose. Amen? Mapangarap ang Lord. Look at this verse, Isaiah 46 verse 10. Sabi niya, declaring the end result from the beginning and from ancient times, the things which have not yet been done, saying, my purpose, God was speaking here. Sabi ng Lord, my purpose will be established. Ang Lord ang nagsalita. I will do all that pleases me and fulfills my purpose. Ang Lord, hindi po siya
hindi po niya pinapractice ang procrastination. Ano ibig sabihin ng procrastination? Parang ninggas kugon, magaling lang sa umpisa pero hindi niya tinatapos. Hindi ganun ang Diyos. God is able to finish what He has started. Amen. Are we claiming that verse in Philippians 1:6? He who began a good work in us will be able to complete it. May inumpisa ng Diyos? Kapatid, tatapusin niya. I will fulfill my purpose. God is the God of purpose. Another is Psalm 135 verse 6, the Message version. Ganda nito. He does as He pleases. Mayroon siyang purpose at gagawin niya kung ano ang kanyang purpose. Paano? However, wherever, whenever. Grabe ano, millennial yung dating ng The Message version. Shortcut na eh. Andyan yung paano, saan, at kung kailan. Hello? At ang Lord, laging may paraan. Amen? I know you're familiar with the song, God will make a way when there seems to be no way. Kahit akala mo wala ng paraan, may paraan pa pala. Praise God. He works in ways we cannot see. Even in these pandemic times, He works in ways we cannot see. Amen. He is working. Psalm 121, He never sleeps nor slumbers. Amen. He is always at work. Laging tumatrabaho ang Lord. Another truth about God is, God created everything for a purpose or with a purpose. Hello? Bakit nilikha ng Lord ang ibon? Para lumipad sa impapawid. Bakit nilikha ng Lord ang isda? Para lumipad ba ang isda? Lumangoy. Hello? The only creature daw na matigas ang ulo. Tingnan niyo ang isda. Alam niya, mamamatay siya pag umalis siya sa tubig. Alam niyo kung sino daw na creator, matigas ang ulo? Tao. Alam na nga ng tao na hindi niya kayang mabuhay kapag wala siya sa presence ng Lord, alis pa ng alis. Punta ng punta sa kalooban niya. Punta ng punta sa teritory ng kaaway. Hello! Eto, tayo daw yung creation na binigyan nga ng Lord ng wisdom pero minsan hindi pa nagagamit ng tama. Hello? Kaya nga ang bird, alam niya, kailangan niyang lumipad sa impapawid. Hindi siya pwede sa tubig, mamamatay siya. Ganun din ang isda, hindi siya pwedeng lumabas sa tubig, mamamatay siya. Ang tao, wag lalabas sa kalooban ng Lord or else kawawa tayo. Amen. We should know where we are. And we are created by God for a purpose or with a purpose. Proverbs 16:4, ang ganda nito, the Lord works everything together to accomplish His purpose. So, parang Romans 8:28, diba? All things work together for good for those who love the Lord. So, may purpose talaga. Another truth about God, just write the verse, pwede niyong bulay-bulayin yan sa bahay. Not every purpose is known to us because we have lost our understanding of God's original intent for us. Nung nagkaroon ng fall ang man, nagkasala sina Adam and Eve, nagkaroon po ng shortage sa glory ng Lord, kaya hindi natin naiintindihan lahat. Hello? Noong kinain ni Eve, yung prutas of the tree of knowledge of good and evil, ano ang nabuksan? Nabuksan siya sa dati, mayroon lang siyang knowledge of good. Pero nung kinain niya yung fruit, nagkaroon din siya ng knowledge ng evil. Kaya nagkaroon ng shortage sa glory ng Lord. Alam niyo, every time we do our will, nagkakaroon tayo ng wrong decision. Kaya hindi natin naintindihan ang kabuuang plano ng Lord dahil we fall short to the glory of God. Look at this, sa Proverbs 16 verse 2, we may think we know what is right. Sometimes, akala natin ito ang tama. But the Lord is the judge of our motives. Ito ay common sa mga Kristiyano kung minsan, akala ko kasi tama. Church, kahapon na pag-usapan sa Don't Watch,
I encourage you, join us sa Don't Watch. Grabe ang revelations ng Lord. Hindi kasayangan ng oras. Kapag umaten po tayo sa mga ganitong gawain, grabe ang revelation ng Lord. Nabanggit ni Pastor na if you know the will of God, do not pray for it anymore. Do it. Claim it. Take it. Hello? Kalooban ng Lord na pagalingin ka? Sabi na nga men, ang naniniwala doon. Kalooban ng Lord. Kinuha na nga niya lahat ng sakit. In Matthew 8:17, He took our infirmities and bare our sicknesses. 1 Peter 2:24, by His stripes we are healed. We are healed. Past tense. Kalooban na ng Lord. Do not pray for it. Take it. Tayuan na lang natin. Pagtiwalaan na lang natin. Amen po ba? Kalooban ng Lord na i-prosper ka ba? Yes. Psalm 35 verse 27. God delights in the prosperity of His servant. He delights in the prosperity of His servant. Dahil nadidelight. Kalooban niya na ma-prosper ka. So you need to believe it. Do not pray for it anymore. Believe it. Dahil kalooban ng Lord. Alam niyo, kapag ako nagpipray ng, even ako sa physical ko, kasi may mga times na may atake din sa akin, nangihina ako physically. Sinasabi ko, Lord, thank you for the healing. Healing is mine. This body is blessed. This body is healed. This body is already healed. Kasi bago ako nakakilala sa Lord, dami kong sakit sa mga nakarinig na nito. May asthma ako, may rayuma, may allergy. Bata-bata ko pa, may rayuma na ako. At lahat ng yun, pinagaling ng Lord. Anong sakit ang di niya kayang pagalingin? Kaya lang, mayroon tayong mentality na, kasi amanak iya eh. Dakarakarakarakal iya, ipamana daatan ni. Hindi pa na, wala nang ang pinamanang lupa at bahay, yun pa. E di huwag niyong manahin. Amen! Dahil ang nananalaytay na sa dugo natin ay ang dugo ng ating Panginoong Jesus. Pinagaling na tayo dyan. Amen. Ang pinagpipray, kapag hindi mo pa alam kung anong will ng Lord. Sa mga binata at dalaga dito, hindi nyo pa alam kung sino ang will ng Lord sa inyo. Pray for that partner. Pray wholeheartedly. Mahirap magkamali. Yes! Mahirap! Magkamali! Buti na lang ako, hindi ako nagkamali. Praise God. Maraming nagkamali at agdala na ipawel! Grabe! Pawel takat nanay mo! Ay, bawal na. Ay, pag-pray nyo, mabuti yan. Another truth about God and His purpose is, where purpose is not known, abuse is inevitable. When we say inevitable, hindi mo yan mapipigilan. Mayroong abuse. When we say abuse, nasusunod na yung gusto mo kasi hindi mo alam yung purpose mo. Look at this. Sa Isaiah, nagplaplano sila to attack the nation of Israel. Get together and make plans, sabi ni Isaiah sa kanila. But you will fail because God is with us. Hello? May mga planong pag-aatake. Bakit sila nagpa-plano? Because they don't know the purpose. Even si Prophet Balaam, are you familiar with this story? Si Prophet Balaam, in-approach siya ni King Balak na mayroong maitim na balak. Do you know that story? Si King Balak, mayroong maitim na balak. Ano ang balak niya? I-curse ang Israel. At sino ang kinasabwat niya? Propeta! Grabe namang propeta ito. At itong propeta na to, alam na nga, si Balaam, alam na nga niya ang kalooban ng Lord. Pinag-pray pa niya! Lord, gusto niyo bang i-curse ko ang Israel? Ano ba? May mga ganong tao. Alam na nga ang ayaw ni Lord, ipag-pray pa! Kasi inoferan siya ni Balak ng kayamanan. Nakukuha natin? Kaya si Balak, may maitim na balak. Kaya anong nangyari? Noong papunta na siya sa nation ng Israel, nasa yung kanyang asno, yung kanyang donkey, nakita niya yung angel na may daladalang tabak. Muntik na siyang mapatay ng angel. Alam niyo, may dalawang will ang Lord. May tinatawag na perfect will. At may tinatawag na permissive will. O, mapilit ka, sige, laka. Pero sa daan, makikita mo si kamatayan. Mapilit ka eh. Sinabi na nga, ayoko eh. Sabi ng Lord, you cannot
curse what I have blessed. Pero dahil mapilit ka, sige, punta ka. Permissive will yun. Huwag natin ipilit pag ayaw ng Lord. Amen. Dahil pag ang umiral ay permissive will ng Lord, naku po, baka makasalubong natin si kamatayan along the way. Kaya yung asno, hindi siya tumuloy-tuloy. Bakit? Nakita niyo yung anghel, nagsalita na yung asno, nagsalita na yung donkey. Asno ba yung ano sa Tagalog ng donkey? English ko na lang, baka mali yung Tagalog ko. Nagsalita na si donkey, hindi pa rin aware si Balaam, katungtong to donkey. Are you familiar with that, ano, with that story? Basahin nyo na lang. Hanapin nyo from Genesis to Revelation. Hindi, joke lang. Nakalimutan ko kung saan libro yun eh. Pero maganda pag mabasa nyo yun sa Kings ba yun or Judges? Sa Judges ba yun? Tuloy natin. So, nagkakaroon ng abuse when we don't know our purpose. Another truth about God and His purpose is to discover the purpose of something never as the creation. Sino ang tatanungin natin? As the Creator. Amen? Look at Jeremiah 10 verse 2. Sabi niya, this is what the Lord says, do not act like other nations who try to read their future in the stars. Ito na mga astrologies. Ano sabi niya? Do not be afraid of their predictions. Sa araw na ito, makikilala mo ang one true love. Mga ganun, naku po. Ay, delikado. Well, even though other nations are terrified by them. Mayroong mga tinatawag nung wala tayong pagkakilala pa sa Lord. May mga zodiac sign. Hello? Ako ang zodiac sign ko, Cancer. But never akong naniwala doon kahit ang unbeliever pa ako. Mayroong dalawang magkaibigan nag-uusap. Uy, anong zodiac sign mo? Ano yung zodiac sign? Sabi nung isa. Yung ako, Cancer. Sabi niya. Ah, ako ulcer, kwento. Saan ka to sakit? Kasi ba naman magkakaroon ng zodiac sign, Cancer pa? Hello? Buti na lang, ignorant siya doon. Naniniwala pa ba tayo doon? Sa mga astrology, sa araw na to, nababasa ko ang buwan. Grabe, nababasa ko bituin. Hello? Baka naman lumalapit pa tayo sa mga witchcraft, sa mga manghuhula, sa mga albularyo. Kapatid, huwag na tayong maniwala sa kanila. Dahil ang dala lang nila ay puro kasinungalingan, deception, they will trap us. Nasubukan ko yun. Minsan, nagkasakit ako nung elementary ako. Nagdala ba naman ang magulang ko ng albularyo sa bahay? Kaya alam ko yung mga pinagkagawa nila. Nag-Latin-Latin prayer at pinaspas dakya malunggay. Hangali akong bawi, ha? Na-joke lang. Bata pa kasi ako noon. Hindi ko alam ganun pala yung mga spiritic na prayer nila. Hindi ko maintindihan. Ganun. Huwag na tayo lalapit. Amen ba? May mga Kristiyanong lumalapit pa rin doon. Ako po. Alam nyo, may power sila. Power from Satan. Yes. May power pa rin sila. Power from Satan. At pag may mga pinapagaling din sila, pero mayroong kabayaran. Hello? Bakit sila nakakapagpagaling? Kasi may power naman din sila. Pero tanda ninyo, mayroong umamin na albularyo na siya din pa lang ng kukulam. Na born again tong albularyo na to. Umamin siya na siya din pala. Nung na-born again siya, inamin niya. Yung mga nagkukonsult sa akin na nagpapagamot, ay ako din ang nangkukulam, sabi niya. Buti na lang nakakilala ako sa Lord, sabi niya. So be careful, huwag paniwalaan mga ganitong practices ng mundo. Amen! So alam na natin ang truth. Another is, we find our purpose only in the mind of our Maker. Amen? Psalm 139 verses 1 to 2, the Passion Translation, sabi niya, Lord, you know everything there is to know about me. You perceive every movement of my heart and soul. You understand every thought before it even enters my mind. Ang Lord ang nakakaalam. So, nasa isip ng Lord. Kaya napakahalaga ng function ng Holy Spirit because the Holy Spirit knows the deep things of God. Yan po yung napag-usapan natin last Sunday. Napakahalaga ng function ng Holy Spirit dahil alam ng Lord, alam ng banal na Espiritu kung ano ang nasa isip ng ating Diyos Ama. At yun ang i-reveal ng Lord sa atin. Another truth about God and His purpose, the last is,
God's purpose is the key to our fulfillment. God's purpose is the key to our satisfaction, completeness. Fulfilled ang buhay mo if you know your purpose. Ephesians 1:11, through our union with Christ, we too have been claimed by God as His own inheritance. Before we were even born, hallelujah, bago pa tayo ipanganak, mayroon ng purpose ang Lord sa atin. He gave us our destiny, that we would fulfill the plan of God who always accomplish every purpose and plan in His heart. Mayroon ng pangarap ang Lord. Kaya ulitin ko, pangarapin ang pangarap ng Lord. Amen. Marami tayong pangarap. Pwede bang banggitin natin to sa prayer natin? Lord, yung pangarap nyo ang gusto kong maging pangarap. Because I know if that is your desire, God will give you the desire of your heart. Especially kapag ang desire natin is to please God, not ourselves. And by the way, when we please God, we do favor to ourselves. Amen. Dahil ang sa totoo po, kapag na-please mo ang Lord, you are the most satisfied person in this world. Nagkaroon lang talaga ng satisfaction ng buhay ko noong natutunan kong pasayahin ang Lord, gawin ang kalooban ng Lord. To please God means to make God happy with what you do, with everything that you do in life. At nagkaroon lang po ako ng kasiyahan sa buhay noong piniplease ko na ang Lord. Kaya yung mga taong minsan moody, minsan di masaya, malungkot, baka naman laging piniplease natin ang sarili natin. And that will not guarantee satisfaction in life. Because the only thing that will guarantee satisfaction is when you please God. Amen? When you please God, you are more satisfied. When you satisfy God, God will satisfy you. Amen? Sulat niyo yun. When you satisfy God, God will satisfy you. May tatlong klase ng glorious na pag-uusapan natin ngayon. Dahil sabi ng salita ng Diyos, sabi ng pinag-uusapan natin, we need to understand the glorious purpose of God or the glorious plan of God. Number one is God wants us to experience glorious life. Pakisabi, glorious life. John 17:22, ito yung prayer ng ating Panginoong Jesus bago siya dakipin at ipako sa cross ng Kalbaryo. Ano yung prayer ng Lord sa mga disciples? And kasama na tayo dito. Even sa mga susunod pa, sabi ng Lord, even yung mga makakakilala pa, kasama na tayo na pinag-pray ng Lord. Amen! Praise God. Kaya tayo nakakilala. Jesus prayed for us. Look at this verse. John 17:22. Sabi niya, for the very glory you have given to me. Sabi ng Lord sa Ama, yung glory na binigay niyo sa akin, I have given them. Binibigay ko sa kanila. Bakit? So that they will be joined together as one and experience the same unity that we enjoy. So that we are partakers of God's glory. We became partakers of God's glory. Kapatid, ito yung gusto ng Lord na nakikita sa buhay natin. Glorious life. Maningning na buhay, maluwalhating buhay, buhay na nakikita si Kristo sa atin. Amen. That is why, Luke 17:21, paulit-ulit ko nang binabanggit tong verse na to, the kingdom of God is where? Within us. Pakisabi, within me. That is why, God is expecting us to portray the culture of heaven. Dahil nasa atin ang paghahari ng Diyos, nakikita ang kultura ng Diyos. Amen po? Nakikita ang paghahari sa pinaghaharian. Amen po? At nasa atin ang paghahari ng Diyos. Dapat nakikita yung glorious life. This glorious life is what God wants to see in us. Kailan? Nag-umpisa ito nung nakakilala tayo sa Lord. God shared His glory. Hindi madamot ang Lord. Sa Isaiah, may isang nabanggit doon that God will not share His glory. Kung babasahin niyo yung background to the idols. Idols ang tinukoy doon. Kasi yung mga idols, sinasabi nilang Diyos. But God will never share His glory to the idols. But He shared His glory to us. Amen. He created us according to His image. And He gave us His glory. Kaya glorious dapat tong buhay na to. At hahantong tayo dito sa pangalawa when we live a glorious life. Ito yung napakahalaga, itong pangalawa. Babalik ang Lord
para sa glorious church. Amen? Amen po? Glorious church, we are the living temple of the Holy Ghost. 1 Corinthians 3:16. Naulit din siya sa 6:19. This temple, this body, is the living temple of the Holy Ghost. We are the church of God. Look at this verse, Ephesians 5:27. NLT, sabi niya, he did this. Yung sinabi niyang this, kasi kung aatras tayo sa Ephesians 5:25, actually sa verse 21 pa lang, sabi niya, submit one to another. Wives, submit unto your husbands. Pagdating ng verse 25 ng Ephesians 5, pwede niyo basahin yun sa bahay. Husbands, love your wife the way Christ loved the church. Pagdating ng verse 26, pinaliwanag, paano minahal ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus ang iglesia? He died for the church. Pagdating ng 27, sabi ng Lord, or sabi ng salita ng Diyos, he did this to present her to himself as a glorious church. Namatay ang ating Panginoon para maipresent tayo bilang glorious church, maluwalhating iglesia. Iglesia na punong-puno ng kanyang glory. Ito daw ang klase ng iglesia na gusto ng Lord na datnan sa pagbabalik niya. At pinakita rin dito kung bakit glorious church, ito yung pagkakapaliwanag, without a spot, or wrinkle, or any other blemish. Yan ang glorious church. Walang spot, walang kapintasan, walang wrinkle. She will be holy. Bakit she? Kasi church ang pinag-uusapan dito. Pag may mga ano sa English grammar to eh. Pag ang church, kasi nanganganak, kaya she. Nanganganak ang church, di ba? Pagdating na tayo din, being the temple of God, nagre-reach out tayo. Kaya she ang tinukoy dito. She will be holy and without fault. This is the kind of church God wants to see when He comes. Darating ang Lord at ang ira-rapture lang ng Lord. Glorious church. This is true. At sino daw itong mga glorious church na to? Sila yung walang kapintasan. Look at Jeremiah 31 verse 34 para maniwala tayo na pwede tayong mabuhay ng ganito. Sabi ng Jeremiah, they will not need to teach their neighbors, nor will they need to teach their relatives, saying, you should know the Lord. For everyone, from the least to the greatest, pinakamaliit hanggang sa pinaka, the greatest, great na tao, will know me already, says the Lord, and I will forgive their wickedness, and I will never again remember their sins. Sabi ng Lord, ito yung darating ang panahon, sa Old Testament pa to, in the life of Jeremiah, sabi ng Lord, darating ang panahon, wala nang magtuturo sa aking mga anak dahil ako na mismo ang magtuturo sa kanila. At nangyari po ito in the New Testament. 1 John 2:27, sabi niya, God leads us, His church, through the Holy Spirit. Nabanggit ko last Sunday na mababanggit palagi ang function banal na espiritu sa buhay ng mga Kristiyano. Napakahalaga ng function ng Holy Spirit. Kaya nga sabi ng 1 John 2:27, you have received the Holy Spirit and, diba, connected siya sa Jeremiah kanina na nabasa natin, Jeremiah 31:34. Sabi ng 1 John 2:27, you received the Holy Spirit and He lives within you. You don't need anyone to teach you. Hello, bakit inaasahan ng Lord ng ang kanyang church, ang kanyang iglesia, tayong mga anak niya ay maging glorious? He placed the Holy Spirit inside of us. The Holy Spirit is dwelling in us. Pwede! Kaya ito! Kayang lumabas, kaya tayong maging matawag na glorious church of God? Because He placed the Holy Spirit inside of us, and the Holy Spirit will teach us. Pakisabi, teach. Hindi mo na kailangan ng tao. Though we need others or godly counsel, kailangan pa rin natin. Pero may nilagay ang Lord sa atin. Mayroong nilagay ang Lord that will teach us. Sabi niya, the Spirit teaches you everything you need to know, and what He teaches is true. It's not a lie. So just as He has taught you, remain in fellowship with Christ. Tingnan natin yung Romans 8. Kanina nag-umpisa tayo sa 28. Hanggang 30, ngayon aatras tayo sa 5 to 8. Look at this.
Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things. Ito yung mga sinful nature daw, ang iniisip nila sinful things. But those who are controlled by the Holy Spirit, church, let the Holy Spirit control us. Kasi pag nagpa-control tayo sa Holy Spirit, anong mangyayari? We think about things that please the Spirit. Ang isipin natin yung makakapagbigay ng saya sa Lord. Letting your sinful nature control your mind leads to death. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Ito naman ang gusto natin, di ba? Life and peace. Sino bang ayaw ng peace? Sino ayaw ng abundant life? Sino ayaw ng masaganang buhay, mapayapang buhay, masayang buhay? Lahat tayo gusto natin to. That's why God placed His Spirit within us. Bakit? So that the Spirit will lead us. Amen. Kaya lang, pwede rin tayong i-control ng ating sinful nature. Yung old nature natin. May labanan. Tandaan po natin yan. Laging may labanan. If you will let the Holy Spirit control you, then you will have peace and abundant life. But if you will only let your sinful nature control you, there is death. May warning po dyan. For the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God's laws, and it never will. That's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. Pag ang nagko-control pa rin sa atin, sinful nature, we cannot please God. Bago tayo pumunta doon sa pangatlong glorious, alam nyo ba may danger ang sin? Ang sin ang tumatrabaho para hindi ka maging glorious. Amen. Look at Genesis 3, verse 1. Nandiyan na ba, kapatid? Genesis 3, verse 1. Ito, balikan lang natin kung paano na-tempt si Eve. So Genesis chapter 3, verse 1, the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord hath made. And he said to the woman, nagtanong itong si serpent. Sabi niya, hath God said you shall not eat every tree of the garden? Parang sinasabi niyang, grabe naman ang Lord. Parang pinagdadamot niya. Alam niyo, God is so generous. Isa lang ang pinagbawal niya. Pero nagbigay ng confusion tong kaaway. Pinagbawal ba niya na kainin mo ito? Or every tree, sabi pa nga ng kaaway, every tree, bawal bang kainin lahat ng tree? Nagbibigay na siya ng confusion. Ganun tumarabaho ang kaaway, magbibigay siya ng confusion. Ititwist niya ang truth. Sasabihin niyang walang integrity ang salita ng Diyos. Look at the response of Eve. Sabi ni Eve, and the woman said unto the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden. Verse 3, but of the fruit, the tree which is in the midst of the garden, God hath said, shall not eat of it, neither shall touch it, lest ye die. Look at this illustration. Eve knows the will of God. Amen? Maraming Kristiyano, alam nilang will of God. When you know the will of God, it will not guarantee that you will obey God. You need the Spirit of God. Maraming Kristiyano, alam naman nila ang will ng Lord. Kagaya ni Eve, alam niya ang will ng Lord. Anong will ng Lord? Huwag namin kainin to. Ito pa ang matindi. Sabi na Eve, pag kinain namin, mamamatay kami. Alam niya ang consequence. Knowing the consequence will not guarantee you that you will obey God. Bakit nilagay ng Lord ang kanyang espiritu? Para makasunod ka. Kasi maraming Kristiyano, hirap sumunod. Kahit alam na nga nila ang will ng Lord, alam na nga nila ang consequence kapag ginawa nila ito, pero hindi pa rin sila sumusunod. Bakit? Romans 8:26, pakilabas mo, kapatid, sa NIV. Ito yung function ng Holy Spirit, mga kapatid. Para maging glorious church tayo, we need to acknowledge the leading, the guidance of the Holy Spirit. Dahil ang hirap maging glorious. Ang hirap maging masunurin. Kahit alam mo na nga yung will ng Lord, alam mo na nga yung consequence, ginagawa mo pa rin yung gusto mo. You need the Holy Spirit's leading. Romans 8:26, look at this. Sa NIV, sabi niya, sa King James kasi iba yung pagkakasabi, kaya we will use the NIV version. Nandiyan na ba, kapatid? Romans 8:26, it says here, likewise,
Or in the same way, the Spirit helps us in our weakness. Amen. Kapag di mo kayang labanan yung temptation, God, ask God. Anyway, sabi din ng James 4:7, submit yourselves to the Lord, resist the devil. Resist. Whenever you don't resist it, anong nangyayari? May nabubuong desire. Basahin nyo na lang sa bahay yung James 1:12 to 15. Ang sin, nagkakaroon ng sin, nagkakasala daw ang tao kasi may nabuong desire. At kapag yung desire na yon naalagaan, nakikita mo palagi, ka-text mo palagi, ka-chat mo, pag alam mo na temptation yon, stop it! Meron akong kabatch noon, yung nanligaw sa akin noon, yung naikwento ko na lumuhod pa nga sa harapan ko, pero unbeliever siya noon eh. Para lang masagot ko, grabe ah. Di ma, ano, there was a time na minessage niya ako sa messenger. So, okay lang naman sa akin kasi wala naman na yon, pass is pass. Pero nung minsang sinabi niyang, can I call you? Sabi ko, no. Ayokong gawin ang ayaw ng asawa ko. Ano pa kuusapan namin? Nakukuha natin? Pag na-recognize niyong mali na, stop! Wala eh. Mga iba talagang ano pa, o sige. Sige, lalabas mo na ako. Naalagaan pa yung sin. Paano tayo magiging glorious church? Paano tayo magiging without spot, without blemish, without wrinkle? Kung yung sin, inaalagaan pa natin, there is the danger of sin. Delikado. Sabi ko, tapos sinabi ko yung kay pastor, hindi, kapag may mga ganong temptation sa akin, lalo na paglalaki, sinasabi ko kaagad kay pastor, to shame the enemy. Alam niyo, kaming mga lingkod ng Lord, marami din kaming temptations. Hindi kami exempted. Mas matindi pa nga eh. And whenever may temptation, ni-expose ko kaagad ang trabaho ni Tanin. Pinapahiya ko siya. Kaya alam niya, kapag tinetempt niya ako, i-expose ko kaagad yan. Hindi ko pwedeng itago. This is not to put shame to myself, but to put shame to the enemy. Amen? I'm Kristiyano, tinatago nilang kasalanan nila. Kayo nilang ma-expose. Bakit? Ini-enjoy pa kasi. Expose it! Hindi para mapahiya ka, para mapahiya ang kaaway. Tingnan mo, every time may temptation, manggiw-giw si Satan, ta-i-expose mo. Amen! Pero pag lagi mong inaalagaan, niingatan, cellphone mo, ayaw mong maiwan, baka mabuksan ni ganito. Na ganon, yung emosyon, ako, itong emosyon na to, mag-ingat. We are not only emotional people, we are spiritual people of God. Amen. Hindi yan ang nasusunod dapat. Hello? Kaya nga, itong pagiging glorious church natin, it is intentional. Pakisabi, intentional. Sadyain natin. Iwasan ang kasalanan, iwasan ang wrinkles. Itong wrinkles na tinutukoy dito, yung mga spots, sin ang mga yon. Iwasan, dahil kaya namang iwasan. Amen po? Basahin nyo yun, yung James 1:12 to 15 sa bahay, para maunawaan natin na pag nag-conceive yung desire, magiging sin. Pag nag-conceive ang sin, magiging death. Huwag na nating antayin na mangyari yung hindi dapat mangyari sa buhay natin. And last glorious thing about God's plan is glorious destiny. Psalm 73:23 to 24, anong pangarap ng Lord? I belong to you. You hold my right hand. You guide me with your counsel, leading me to a glorious destiny. Itong glorious destiny na to, ito yung present up to future. Amen? Amen po. Nagbubuhay tayo with glorious life. We are a glorious church of God, and God will lead us to the glorious destiny. Minsan, nagpost ako sa Facebook, life is like a puzzle. Amen? Kailan mo ma-appreciate yung puzzle? Pag nakita mo yung buong picture. Ito yung glorious destiny natin. Ito dapat yung nakikita natin, yung big picture. We have a glorious destiny. Hindi kalugihan ang sumunod sa Diyos. Amen. Church, ang ganda ng pangarap ng Lord sa atin. But we need to participate to God. Shall we all rise? Huwag nang ilabas yung last verse, kapatid.
Pwede ba awitin lang natin? Okay lang mag-extend tayo kahit ilang minutes lang. Gusto ko lang maawit natin yung I long to be the bride that you're returning for. I love the message of this song. Lagi ko pong pinapatugtog ito every morning to remind me na babalik ang Lord for glorious church, for glorious people, and will bring us to a glorious destiny. It's a choice. Kapatid, kailan tayo mag-agree sa Lord? Now is the time. Kung may mga iba sa atin dito naglalaro pa rin sa kasalanan, repent. You know the will of God. Kung may mga ilan pa sa atin dito na okay lang magkasala sila at nai-enjoy pa, repent. Alam niyo ba, even prayerlessness is a sin. Maraming Kristiyano hindi nananalangin. It is a sin. Repent. Yung hindi pagbabasa is a sin. Repent. Lord, forgive me. It is a powerful prayer. Lord, patawarin niyo ako kung mali ang focus ko. Ako ang nasusunod. Because someday, dalating ang Lord, kukunin niya ang kanyang glorious church. Kung ako ang tatanungin, ayokong maiwan. Minsan lang pong magaganap yon, hindi na mauulit. Umayos na po tayo, mga kapatid, dahil gusto ng Lord, abutin tayong lahat. Pwede ba, humingi tayo ng tawad sa Lord sa oras na to? Lord, forgive us sa mga pagkakataon na susunod kami at hindi kami umaayon sa glorious plan po ninyo sa amin. Teach us. We acknowledge the Holy Spirit to continually guide us. Lord, sa mga pagkakataong mahina kami, Holy Spirit, you are the one working when we are weak. Give us the strength to do the will of God and to do your purpose, my Lord. Hallelujah. Salamat, Lord, sa pagpaparanas niyo po sa amin sa oras na to. Come on, church. We will sing this song coming from our hearts. We will desire. Kung ano yung sinasabi ng message ng song, yun yung maging desire natin. You can lift up your hands toward heaven as you sing this song unto the Lord. I long to be the bride. I long to be the bride of your returning form. Yes, oh God. Dressed in garments white and wrinkle free. I have no earthly love. I have no earthly love that I am home. Come on. Desire for this church. For you're the one who means everything to me. Desire for this. I long to be the bride. I long to be the bride of your returning form. Hallelujah. Dressed in garments white and wrinkle-free. Surrender, life church. Surrender unto the Lord. Lift up your hands as a sign of surrender. Lord, kayo na ang masunod sa buhay na to. I don't want this life be wasted again. Sing unto the Lord, I will sing. I will sing. I will worship you. I will worship you, yes. I will bow myself down humbly at your throne. I will give oh God, this is our prayer. Hallelujah. Come on, church. Sing unto the Lord. I will sing, my Lord. I will sing. I will worship you. Yes, hallelujah. I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything. I will give everything. Church, before we sing this song once again, come on, surrender that life unto the Lord and tell God, Lord, mula sa araw na ito, ayaw ko na masayang pa ang aking buhay, ang mga darating na araw, mga taong darating. Lord, use me according to your purpose. Let your glorious purpose, let your glorious plans in my life be fulfilled, oh God. This life is yours. Maganap ang inyong kalooban. Come on, church.
now, God, let your will be done in my life, my Lord. I surrender this life to you. I surrender everything to your will, to what you want in my life, for your glory, oh God. And prepare us, your people, until you come. Matayin niyo kami na glorious church, Panginoon, sa inyong pagbabalik. I will worship you. I will worship you. I will bow myself down humbly on your throne. I will give anything, yes. I will give everything to you. For the very last time, I will sing. I will worship you. Down humbly on your throne. I will give anything. I will give everything. Yes, my Lord, to you alone. I will give anything. Yes, oh God, this is our prayer. To you alone. Pwede ba sabihin mo, Lisa, Panginoon kapatid? I will give anything. I will give everything to you alone. Give the best clap offering unto the Lord our God. Lord, sa inyong buhay na to, to you alone, the glory, honor, adoration, praises to you alone, O God. In Jesus' mighty name we pray. Lahat ng glorious people of God, sumigaw ng malakas na Amen! Praise God! Makakaupo na po tayo.